Hello guys, hello mga ka-okay. So ito mag-i-flex ulit natin yung kagbilang sa new arrival natin ngayong May 2021. Ito ay yung first batch na new arrival natin para sa buwan ng May. So magbubukas po tayo ng VIP men's jacket na Korean Bale, 90 to 100 kilos. Ano ba ang naman ng men's jacket ng Korean Bale na VIP? So usually, kapag once na ikaw ay yung tipong madamihang kumukuha ng mga bulto sa bodega, sa mismong bodega ng mga supplier, makukuha mo lang ito ng mga 7,000 per bale kapag madamihan talaga. Kumbaga yung half ng truckload, mga ganoon. Pero kapag once na ikaw ay regular customer ng bodega na iyon, kukuha ka lang ng 10, mga ganoon, ibinibigay po nila na 7,500 per bale. Pero since nung pumunta kami sa bodega, nagkaubusan ng men's jacket ng VIP sa reseller ng may-ari ng bodega, kami nakakuha at nakuha namin ito ng 8,500. So ganun kataas o ganun yung diferensya ng patong minsan ng mga resellers. Okay, so yun na nga, no? Ano ba ang naman ng men's jacket na VIP? Usually naglalaman ito ng mga bomber jackets, mga ganoon, mga satin jacket. Meron din po mga nahahalong mga windbreaker jackets, mga ganoon. Ang gusto ko dito sa bale na ito, hindi masyadong makapal yung mga jacket, no? At yun din ang gusto natin sa mga Chinese. Minsan kasi ang mga Chinese, kadalasan ang mga Chinese, nakikinig sila sa feedback. Kapag sinabi mong pangit yung bale, ganito yung bale, ganun yung bale, marunong din sila mag-adjust sa bodega. Halimbawa, no, sa mga fashion sa jacket na ganito, sa men's jacket ng VIP, wala nang nakahalong mga yung pang-snow na jacket, yung masyadong makakapal na jacket. Usually kapag once na nagbubukas kami ng men's jacket, yung VIP na bale ang binubuksan po namin kasi sakto lang at saka kumbaga gamay namin at saka yung tipo bang anong tawag doon, yung hiyang namin tong bale na ito. Maganda rin naman sa US bale, kaso nga lang kasi dahil US yon, mayroon talagang mga nahahalong mga makakapal na jacket at yon ay hindi pwedeng ibenta dito sa Kamaynilaan, sa NCR o kaya dito sa Baguio, mga ganoon, no? I mean, sa Baguio din, actually sa Baguio din, ito yung pinaka binubuksan doon na kapag once na men's jacket, ito yung binubuksan. Ito yung kadalasan binubuksan sa mga ukay-ukay, maliliit man na pwesto o kaya malalaking pwesto. Yung mga ganoon, no? Yun nga, ang mga laman nito, mga bomber jacket, yung mga satin jacket, may mga nahahalo ding mga windbreakers. Yung kung napanood nyo yung dating video na pinost namin tungkol sa windbreaker, almost kaparehas dito, pero ito talaga, jacket talaga siya. Yung windbreaker kasi medyo maninipis siya. Ito, makapal siya pero hindi naman siya ganun kakapal. Yung sakto lang ba sa mga nagmumotor, mga ganoon. Kaya sabi ko nga kanina, ito yung binubuksan sa Baguio. Hindi siya masyado makapal, sakto lang siya. Kumbaga pwede ito sa pang-aircon. Yung mga sa US bale kasi may mga nahalong sobrang makapal talaga na pang-snow. Yung mga puffer jackets, yung mga ganoon. Hindi lang siya makapal, masyado pa siya mahaba. Nagmumukha na siyang blazer. Yung konti na lang iaabot na siya sa tuhod, yung mga ganoon. Yung mga parang pamparka, mga ganoon. May mga nahahalo doon sa US bale. Yun yung talagang iniiwasan namin. Itong VIP jacket na ito, okay lang naman. Gamay namin siya. At kung naman siya, kumbaga hiyang namin siya buksan. So, ano pa ba yung mga brands na pwede natin makuha dito? Almost the same din siya sa windbreaker jacket ng VIP bale. May mga Nike, Adidas, yung mga ganun, yung usual brands na nakikita natin. Dito naman, bukod sa bomber jacket, yung mga ganoon, may mga nakahalo din mga synthetic leather, mga ganoon. Pero hindi siya masyadong makapal. Hindi rin, basta sakto lang talaga yung kapal ng laman ng bale na ito. Sakto lang yung kapal ng items ng laman ng bale na ito. Kumbaga pwede mo siyang gamitin pang araw-araw, lalo na yung mga nagmumotor, mga ganoon. Kapag once na nagbubukas kami nito,
ang mga usual na kumukuha ng mga ganito, yung mga nagmumotor din, katulad din ng mga kumukuha din ng windbreaker jacket. When it comes to issues, flaws, yung mga damages ng mga item ng bale na ito, almost the same din siya sa windbreaker jacket. Nasisira din yung mga zipper niya at saka yung mismong slider. Pero sabi ko nga doon sa previous videos natin, yung mga katulad na damages na mga ganito, dalawa lang ang pwede mong gawin. It's either i-repair mo siya or ibenta mo siya na mas mababa sa presyo. Mas mababa sa usual na presyo ng jacket. So, ayun no. Yung mga gantong jackets. At saka yun, since may mga nahahalo pa lang mga synthetic leather dito. At saka original leather, yung mga Canadian leather, yung may mga nahahalo dito. Yung mga synthetic leather, ang problema lang na nakikita namin dito, kapag syempre dahil dikit-dikit ito, kapag nagdikit yung kapwa synthetic leather, tapos ikaw naman na nagbukas, pinaghiwalay mo sila, nagsumasama siya dun sa kabila, nasisira na siya. Yun, hindi na siya pwedeng i-repair. Yun ang ginagawa namin doon, binibenta namin siya sa mas mababang presyo sa regular.